Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is maglilinis lamang tayo ng ating mga amplifiers. So, meron tayong nabili dito na panglinis sa ating amplifier. So, hindi ko pa ito na susubukan, pero sa tingin ko napaka-effective ng nabili ko na ito. So, bubuksan natin yung mga amplifier natin, yung mga CA5 Kevlar GX7, tapos yung Ace LX20 natin, bubuksan ko rin yan. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya lilinisan. So, bali ito yung gagamitin natin. Nakabili tayo ng vacuum. So, hindi sa akin to, sa kay mother ko ito, nagpabili siya ng vacuum. Pero dahil sa dito tayo, pwedeng-pwede natin itong gamitin na panglinis sa ating mga amplifiers. So, yung gagamitin natin dito, hindi pa sip-sip. Yung gagamitin natin yung blower niya kasi pwede itong pang vacuum tapos pwede rin siyang pang blower. So 3-in-1 yung vacuum na ito, nabili natin ito sa online, no? Mga worth 2,000 yung nabili natin dito. Pero may mas mura pa ito na nagbibenta, ganito rin brand, yung brand niya is Proman, no? So ayan siya. So merong nasa 1,516 pero yung sa akin kasi worth 2,000 plus ito. Hindi na ako nag-scroll, basta-basta lang ako nag-click kasi nga maganda naman yung review. So maliit lamang siya, tapos nasa 1,200 watts yung kanyang power, no. So ito yung mga naka-indicate sa ano niya. So ayan. So ngayon maglilinis tayo na gamit ito. Mga ka-sounds, magsimula na tayo sa paglinis. Buksan ko lamang yung mga amplifiers natin tapos subukan na natin kung effective yung vacuum na panglinis. So mga ka-sounds, yung una nating lilinisan is yung ating ACA5. So yung ating ACA5, hindi naman siya masyadong maalikabok, no? Pero padaanan lang natin. Kasi nga ako, yung mga amplifiers ko dito, pag meron yung pag okay pa yung karton niya, nilalagay ko talaga yan sa karton para at least hindi siya masyadong maalikabukan. So subukan natin na padaanan ito ng ano ng ating vacuum, tapos yung sunod natin yung Kevlar GX7 natin kasi sigurado yung Kevlar GX7 marami nang alikabok yun kasi nga wala siyang karton, no? May tabon na siya na plastic pero napapasukan pa rin yun ng alikabok. So every month nililinisan ko yung aking mga amplifiers dito. So mga kasans, pasensya na, no? Medyo maingay dito sa background natin kasi nga may gumagawa ng bahay dyan sa kapatid ko. Ginagawa yung bahay nila. So ito yung pagkabit, no? Dito sa vacuum na ito, lagyan muna natin ng filter dahil sa dito papasok yung hangin yan tapos dito lalabas. So lagyan natin siya ng filter, yan yung filter niya. Tapos ilagay natin dito yung kanyang hose sa taas ng vacuum na ito. So ayan. Hindi lang siya naglalock, no? Tatanggal yan pag masyadong magalaw. So yung gagamitin natin is ito na lang, no? Pwede rin siyang gamitan ng ganito para at least mas maliit yung kanyang buga ng hangin dito. So subukan na lang natin lagyan ng kanyang nozzle. So ngayon isasaksak lang natin ito at saka simulan natin pabugahan ng hangin yung ating ACA5. So mga kasan, simulan natin yung pag-blow ng ating power amplifier dito. So makikita nyo may mga alikabok pa. So ngayon, subukan natin kung okay na okay siyang gamitin. So mga kasans, wag lang nating wag lang nating masyadong ilapit yung ating vacuum kasi nga malakas yung iyip ng hangin niya. So okay na okay, no? Talsikan lahat ng mga alikabok. So makikita nyo, tanggal lahat siya. So mamaya subukan natin yung ating Kevlar GX7. So padaanan ulit natin.
So mga ka-sounds, okay na okay yung ating panglinis na bakyon. Talsikan lahat yung mga alikabok dito. So yung ating ACA5, hindi naman siya masyadong madumi. So yung next natin na linisan is yung Kevlar GX7 natin. So ito mga ka-sounds yung ating Kevlar GX7. No? Bali madumi siya, maraming alikabok. So subukan natin yan na i-blow para matanggal yung mga alikabok niya. Nung nakarang buwan, nalinisan ko na ito, pero ngayon marami na namang alikabok kasi nga gilid kami ng kalsada. So yung LX20 natin, hindi ko na ito ipapakita sa video natin. Linisan ko lang siya mamaya. So ito lang ulit yung ating linisan yung ating Kevlar GX7 kasi nga madumi. So almost 3 years na sa akin yung Kevlar GX7 na ito. No? So ito na yung mga pyesa niya. May mga itim-itim na rin, no? Sa init din. So ayan. So ito yung mga piyesas niya, no? Mga piyesa. Electronic parts. So makikita nyo. Ito yung ating Kevlar GX7. So yung recorder natin, kayang-kaya itong i-micro yung ating mga piyesa. Yung mas maliliit pa na piyesa, kayang-kaya nyo. So ayan. So mga ka-sounds, malinis na yung ating Kevlar GX7. So mas maganda talaga na meron munang brush. Brushan nyo muna bago nyo i-blow ng vacuum. Kasi nga wala tayong ano, no? May mga alikabok kasi na medyo makapit pa. Hindi kaya ng vacuum na i-blow. Pero at least yung mga malalaking alikabok na sumisiksik, kagaya ng mga lawa na tatanggal, yung mga agiw. Tapos kung may mga insekto na pumasok na namatay, talsikan lahat. So okay na okay na pang linis yung vacuum na ito. So ito lamang, no, yung susunod king LX20, pero hindi ko na ipapakita sa inyo. So every month nililinisan ko yung aking mga amplifiers dito para at least malinis palagi yung kanyang loob. Natin sila ni Dan DBA Sound System of Santa Teresita, Batangas, tapos si Joel Abalos at si Lawrence Pinlock of Vancouver, Canada. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-sounds. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung video natin. Sa mga bago nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.